Sziasztok, mint mondtam, lesz majd egy ilyen külföldi paranormálisos videós. Bocsánat, elvileg paranormális. Mindjárt megmondtam neki a nevét. Azt mondja, hogy Mr. Katuklas. De szerintem úgyis meg lesz jelölve a csatornája. Ez nem tudom mennyire látjátok, de itt van Tatán. Tata. Nézzük meg. Ako, sobra takot ko sa dilim. Pag inutusan ako ng mama ko, kaya kuha ako ng pinggan. Kung ano pa ko dapat kong kunin, basta walang ilaw. O kaya kahit nga may ilaw eh, basta yung nakakita lang ako ng dilim. Sobra talaga yung takot ko, di talaga ako nakakasunod. Kaya... Sajnos feliratot nem tudok kapcsolni. Sajnálom. De... Ez van. Expect na... Pagdating ng araw, eto, magiging content creator ako. Tapos, yung content ko pa, gumagawa ako ng mga documentary about sa mga abandoned places, sa mga nakakatakot na lugar, saka yung mga stories na makasaysayan, pero may bite pa rin siya ng nakakatakot na eksena. Kaya sana i-support niyo yung YouTube channel ko kung nakarating kayo sa part na to. Lahat ng effort ko bibigay ko para sa inyo. Gusto ko kasi na maging worth it ako sa pag-subscribe niyo sa channel ko. Saka ginagawa ko to para ma-save ko rin yung mga memories habang nandito ako sa Europe. Siyempre, yung pagkatrabaho natin dito, isa na tong malaking opportunity para bukod sa kumita tayo ng pera, siyempre, bilang OFW, ma-explore ko din yung mga lugar dito, yung mga gandang lugar na pag nasa Pilipinas na ako o matanda na ako, hindi ko na siya mababalikan. Possible kasi na ilang taon yung lilipas, yung mga bagay na to, hindi ko na to magagawa. Kasi, syempre, bukod sa nagkakaedad na rin tayo, yung pagkakataon natin na makapunta ng Europe dito sa Hungary, bibihira lang yan. Kaya pag binigyan kayo ng pagkakataon, huwag na huwag yung sasayangin. I-grab nyo lang yung opportunity na dumadating sa inyo kahit na maliit yung sound nyo or malaki. Basta importante kung magkita kayo ng parehas. Saka, ang advice ko lang sa inyo, pagka mamasyal kayo, syempre dapat iba yung ingat pa rin. Huwag niyong gagayain yung ginagawa ko. Ginagawa ko lang to kasi bukod sa passion ko to, bukod sa hilig ko, gusto ko rin na syempre, amin natin yung to. Balang araw, itong YouTube channel ko, magiging way to para kahit papano makatulong tayo dun sa mga bata. Sa mga bata na higit na nangangailangan. Sa ngayon, ayoko muna mag-promise pero sa abot ng makakaya ko, hanggat maaari, tutulong tayo sa mga bata. Pero di na natin ibablog yun. Alam ko naman na maraming mga YouTuber na tumutulong sila. Pinablog nila yun. Yun yung way nila para siguro ma-inspire yung ibang vlogger na tumulong sa kapwa. Pero ako nga, gaya nga na sabi ko, gusto ko na itong channel ko na to, balang araw, maging instrument ni Lord para makatulong ako sa mga bata. Kasi yung mga bata na yan, hindi na rin iba sa akin dahil na-experience ko na rin yan. Dahil yung bunso ko, ayun, hindi ko, ayun, naiyak tuloy ako kasi kayo, pinapaiyak niyo ako eh. Pero ganun pa man, maraming salamat kasi nanonood kayo dito sa YouTube channel ko. Yung iba, hindi naman talaga naniniwala. Siyempre, hindi naman natin maialis yun. Pero ganun pa man, yung mga nagtitiwala na nanonood sa YouTube channel ko, ngayon pa lang, na konti pa lang yung subscribers natin, maraming salamat sa inyo. Kahit na lumaki yung subscribers natin, saan man tayo makarating, lagi akong magpapasalamat sa inyo at hindi ko makakalimutan yun. Kasi kung di dahil sa inyo, hindi naman makikilala itong channel ko. Kaya sana, pagpatuloy nyo lang yung pagsuporta sa YouTube channel ko na Mr. Katuklas sa lahat ng ginagawa nating content para mas marami pa tayong magawa na makabuluhang content na balak araw pwede nating balikan, pwede nating panoorin. Marami din kasi hindi talaga maniniwala sa atin dahil hindi nila na-experience yun eh. Pero ganun pa man, minsan, makakarinig ka ng mga salita na parang minamaliit ka. Kung content creator ka na nagsisimula ka pa lang, kamuha na pag-asa. Iyaan mo lang sila kung ano gusto nilang sabihin sa'yo. Importante, ginagawa mo yung best mo para maging mahusay na yung content creator at mapalaki mo yung YouTube channel mo. Kasi hindi naman lahat kayang makapaggawa ng content na
makabuluhan, makasaysayan. Sa yung effort na binibigay natin dito, hindi basta-basta to. Ayan mga katuklas, paano nga ba ako nag-start ng YouTube? Kikwento ko lang sa inyo. 2019, pandemic. Vloggeran tayo nung una, syempre. So, tinry ko. Ang dito na etika sa mga snyots. Sa favorite ko sa iyo, ang hatwan haram ito. Hanto, disengat to talatom. Malikatan. Shoot. Mente, basta mo totom magta. Magmag mo totom. Hindi ko na maging vlogger, vloggeran tayo nung una, syempre. Dahil nagsisimula pa lang tayo, di naman tayo ganung kagaling gumawa ng mga video. Lagi ko siyang pinapanood kasi, grabe, ilang video pa. Subscribers. Kaya sa lahat ng sumusuporta sa akin, naniniwala sa kakayaan ko bilang content creator, at lahat ng mga nagmamahal kay Mr. Katuklas, ngayon pa lang, ipapasalamat na ako sa inyo. Kahit na maliit pa lang yung subscribers natin, babalikan ko itong video na to kapag silver play button na tayo. Kaya huwag kayong susuko, patuloy lang. Mahal kayo ni Mr. Katuklas. Maraming salamat. Idol, solidong kaalaman at karunungan channel. Dahil kundi dahil sa inyo, walang Mr. Katuklas. Next episode ay ipapanood sa inyo. At ako rin, magmututom i-20 ang kato. Ito, ay check is niche. Asara. Followers ko so full of sick attack. Riot. Asila to. Shakur. Music magast. Body in the lake, a dead body. Body in the lake? Yes. Sabi nila, ang Friday the 13th daw ay ang pinakamalas na araw sa buong taon. Yung iba sa atin hindi pinapayagan ng magulang dahil sabi nila, napakadelikado raw na lumabas ka sa gabi ng Friday the 13th. Mapanganib nga ba ang paglabas ng bahay sa gabi ng Friday the 13th? At ano ang natuklasan kong kwento na siguradong magpapatayo ng balahibo mo? Sa kabila ng mga haka-haka na ang araw na to ang pinakamalas na araw sa buong taon, ay marami pa rin ang lumalabas ng bahay. Hindi nila alintana ang panganib sa paligid. Kaya't sinubukan ko rin at ang una kong pinuntahan ay ang isang sementeryo. Ayun, nandito na ako sa harapan ng isang public cemetery. Paano kaya tayo makapasok dito? Bago ko ito marating, ay maliwanag pa. Kaya't naghanap ako ng pwedeng pagtanungan. But the problem, sir, I'm taking videos at night. Nakakita ako ng dalawang mag-asawa at nagtanong ako sa kanila kung pwede ba itong pasukin. At ito ang sinabi nila. Yes. Yeah, it's allowed, so everybody can go inside. But, you know, I think after 6 or 7 hours, yes, when it's coming the dark, then they close it. During the day, you can easily enter. Right now, can I take videos? Yeah, I think. Okay. You have to try it. All right, thank you, sir. At this hour, I don't think that somebody is there. So. All right, thank you, sir. Subalit nagsisimula pa lang, ay may malaki ng problema. Nandito ako ngayon sa harap ng isang public cemetery dito sa Tatabanya. May nakasalubong ako ng mga lokal. Marunong sila mag-English kaya nakapagtanong-tanong tayo. Kaso, ang problema, hindi ko siya pwedeng pasukin dahil bukod sa may oras yung pagpunta dito, hanggang 6 p.m. lang pala, nakalock na siya. Ayan o, nakapadlock na siya. Pero syempre, hindi naman natin pwedeng labagin yung rules nila. Kailangan natin irespeto yung patakaran dito. Ang magagawa na lang natin sa ngayon ay susubukan na lang natin kung mayroon tayong mahahagip dito na ligaw na kaluluwa, o talaga bang pagka Friday the 13th ay laganap yung mga nakakatakot na pangyayari, subukan natin kumuha ng video. Sana may makita man tayo, huwag tayong samahan, huwag tayong sundan. Sarado na ang gate
at ang magagawa ko na lang ay magmasid mula sa labas at ito ang bumungad sa akin. Idinidikit ang paniniwala sa Friday the 13th sa sikat na imahe ng The Last Supper dahil sa bilang nila dito na 13 at sapagkat nandito ang taksil na si Judas. Sobrang ganda ng cemetery nila dito kahit na public cemetery lang. Sobrang ayos talaga ng cemetery. Saka napansin ko lang dun sa cemetery nila, alam mo na naaalagaan na mabuti. Maayos pa. Sayang, di natin ito pwedeng pasukin eh kasi ayun nga, nakapadlock na siya. Siyempre, bilang respeto naman. Sayang, sayang kung pwede lang sana tayo mag-stay dito kahit na 2 to 3 hours. Mag-stay tayo para ma-challenge natin yung sarili natin kung kaya ba natin tumagal sa kita ng sementeryo ng 3 oras man lang sa gabi ng Friday the 13th. Pero yun nga, di tayo pwedeng lumabag sa patakaran. Kailangan tayong sumunod. Yun, sayang. Alam kong mahaba pa ang tatahakin ko sa gabing ito. Kaya't dumaan ako sa isang simbahan upang humiling ng gabay. Kaya na, nandito ako ngayon sa may simbahan. Siyempre, dumaan muna ako dito para bago natin na-explore yung lugar ng tatabahan niya, nakapag-pray muna tayo para bigyan tayo ng gabay ni Lord. At bago ito tuluyang lisanin, ay parang may puwersang humahatak sa aking mga paa at mapadpad sa bahagi ng libingan sa gilid ng simbahan. Siguro ito yung mga libingan ng mga pare o yung mga nagsisilbi sa simbahan dito sa Hungary. Sana maging maayos naman yung lakad natin ngayon. Kaya samahan niyo ako. Nagpatuloy ako kahit kinakabahan at sa di kalayuan, nailawan ko ang isang mapanganib na musang. Papasok tayo ngayon sa isang gubat. Oh, butik. Lumalalim na ang gabi at marami pang mangyayari. Ngayon, time check tayo. Alas 7 na, mahigit ng Friday the 13th. Ngayon, gagawin natin kung ano yung mga pwede natin gawin sa gabi na to. Natagpuan ko ang isang abandonadong guardhouse at ang mga susunod na eksena ay lalong nagbigay sa akin ng pangamba. Papasukin natin to. Titingnan natin kung ano yung nasa loob. Dahil ang matutuklasan ko pala ay hindi basta-basta. Yung nakikita nyo ngayon, abandonado siya na parang guardhouse. Ito siguro yung sinasabi nila na dating may nakatira. Pero, ayun, wala na yata siya. At alam nyo ba kung bakit wala na siya? Ito, at pakinggan nyong mabuti ang kwento ng kabataang ito. Regarding of what you said, there's a man living here before that now is already dead. But you don't have any idea what is the reason why he passed away? No, maybe he was just drunk. Or how he passed away? Maybe he drank too much and... But serious, this place is very dangerous. Yes. Oh. Yes, due to the homeless people, the dogs. Oh, the dogs. That was here's a lake. Yes, in the lake. And a few weeks ago, mm-hmm. There was a body in the lake, a dead body. In the lake? Yes. They found a body in the lake? Yes. There was a circus and the one of them is drowning in the lake. Oh, that's so creepy. Yes. Anyway, that information gives me a lot of excitement. But anyway, thanks for your help. Hindi agad ako naniwala. Pero para patunayan to, ay nagtanong ulit ako sa isa pang taong nakasalubong ko. Actually, sir, last night I talked to the student who passed by on that place and they told me about some creepy stories that a body was found in the lake. Is it true? Yeah, it's true. Really? Yeah. About 2 or 3 weeks ago. That's creepy. Wala daw sino man ang nakakaalam ng tunay na sinapit ng taong ito. I like to go to the lake later. I don't know what happened to him. Oh. I just heard the rumor. He was working for a circus. He's a guy. Yeah. He was so the victim for is a circus animal, but I don't know how he died. At bukod dun
ay sinabi rin niya sa akin na ang nasa harapan na pala namin ay isang abandonado at nakakatakot na factory. Be careful. Thank you. And good luck. Thank you, sir. May nakausap tayo si sir. Napakabait niya. Eh, sabi niya sa akin, ito daw factory na to, matagal lang abandonado. Kaya lang sobrang delikado kasi maraming kabataan pumapasok dito na gumagawa ng, alam niyo na, yung mga kalokohan. Pero ganun pa man, kung gusto ko daw itong pasukin, pwede naman siya. Kaya lang, mag-ingat ako. Dahil interesado rin akong malaman kung ano nga ba ang nasa loob ng factory na to, kaya ito ay pinasok ko. Nandito ako ngayon sa loob ng isang factory. Abandonadong factory to. Dahil medyo maaga pa naman, kaya sinubukan kong pasukin to. Pero sabi nila, marami daw nagpupunta rito na kabataan na may ginagawang mga kalokohan, kaya napaka delikado rin to. Kakaiba ang pakiramdam ko habang ako'y nasa loob at nakatagpo pa ako ng mga basag na bote. May mga basag na bote dito, kaya alam mong may gumagawa ng kalokohan dito. Ayan o. At nang marating ko, ang dulong bahagi ng factoring ito ay bumaliktad ang sikmura ko. Butak. Isang naaagnas na katawan ng di kilalang hayop at nang may bumulong sa tenga ko, ay napatakbo ako. Sa sobrang pagod, ay naupo ako panandali. Pero napansin ko, narating ko pala ang sinasabi nilang lawa. Ito yung nababalita na sinasabi nilang lake kung saan nakuha yung nakalubog na katawan. Sa mga oras na yon, tahimik ito at payapa. Pero kung akala nyo ay tapos na ang gabing ito, ay nagkakamali kayo. Subalit kung takot ka sa dilim, ay huwag ka nang sumama dito. Ayan, papunta na tayo dun sa Tatalik. Dito tayo dadaan, sobrang dilim nito. Sana wala tayong makasalubong na alam nyo na. Pero bahala na si Batman. Tara, puntahan na natin. Tingnan nyo naman gano'ng kadilim yung papasokin natin. Diyos ko, Lord. Samahan mo ako, Lord. Ayan, nakabisikleta lang tayo. Siyempre, bikers tayo. Let's go! Bahala si Batman. Ay, kesa'yo lahat. Diyos ko, lahat ng santong matatawag ko rito. Ako lang mag-isa. Wala kasi kong kasama, eh. Bahala na. Nagpatuloy na ako at pinasok ko na ang napakadilim at nakakatakot na daan. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko alam kung tama pa ba itong pinaggagawa ko. Tingnan niyo naman kung gaano kadilim yung nasa paligid ko. Saka kung gaano kalayo yung tatahakin ko papunta rin sa Tatalik. Ito lang kasi yung daan papunta rin eh. Makakatakot. Kaya ka na ba? Manood mo man ito, Paranger. Shoutout sa'yo. Wala kasi si Paranger may pasok eh, kaya di siya nakasama. Yun yun naman yung dadaanan natin. Hindi naman tayo pakabayaan ni Lord. Basta magdasal lang tayo. Walang kukurap at pagmasdan nyo ang aking madadaanan. Meron ditong patubig. Uy, tangi. Kala ko ahas. Grabe, takot ako. Matapos ang ilang minutong paglalakbay, ay narating ko ang nakakatakot na lumang chapel. Ito yung nakita ko. Isang lumang chapel. Grabe, nakakatakot yung tsura niya pagka nandito kayo. Nakikita niyo siya ng malapitan, sobrang nakakakilabot. Tumatayo yung mga balahibo ko. Ako lang kasi nandito. Tapos nakakapagtaka pa, yung flashlight ko, humina yung ilaw niya. Kaya kailangan natin magpalit ng battery. Sobrang creepy, nakatakot. Promise, tumatayo yung balahibo ko sa lugar na to. Ito siguro yung sinasabi sa akin ng mga kaibigan kong lokal na isang chapel, may nagpapakita raw dito na madre. Pero kailangan natin magbigay respeto. Magpe-pray tayo. Mag-isindi tayo ng kandila para kahit pa paano, magbigay tayo ng respeto sa mga nakatira dito, sa mga elemento, kung may mga elemento man nandito. Iingi tayo ng pasensya na nagambala natin sila. Naglabas ako ng isang kandila at sinindihan ko to. Nagpasintabi sa mga elementong nakatira dito at nagbigay ng panalangin para sa mga ligaw na kaluluwa kung mayroon mang dito ay yumao. At matapos kong magdasal, ay inikot ko ang paligid upang tignan kung ano pang meron dito. Tabi-tabi po, may karaan po.
sa lahat po ng mga spirits na nandito, saka kung ano man pong elemento yung nandito, makikiraan po ako sa inyo, mingi po ako ng pasensya kung magambala ako man kayo. Pinagdarasal ko po yung mga kaluluwa na nandito na sana makita niyo yung liwanag, makatawid na rin kayo kung saan man kayo dapat pumunta. Sabi, nakakatakot. Gusto ko sanang pasukin yung loob, kaya lang, siyempre, sarado eh. Sa pinto pa lang, may gilabutang man na talaga. At dahil sarado nga ito, at ayokong pasukin ng walang pahintulot, ay sumilip na lang ako sa nakita kong butas. Pero pagsilip ko, ay di ko to inaasahan. Kung napansin nyo, bigla ako napatakbo. Kasi pagsilip ko, nakita ko bigla siyang may gumalaw doon sa loob. Pero dahil nga, wala tayong cameraman, hindi na natin na video. Pero, nung chinek ko, inikutan ko yun, walang tao doon. Kaya nga, sabi ko nga, hindi naman lahat talaga maniniwala, pero, ganun pa man. Uy. Haho, may sabi to. Mas asmiotis phone. May telephone na wasiful. At naman ito naman sa kasip kategoryas. Ika kumayob telephone nol namin dej. Tatas tutyo ko ito. Okay, ay wilk mando yung telephone nami naka kamera yo. Yob mint ne may ikfinke pasok kip nak vajuto kamera nok. Namin dej. Muntutyo. Ina marki films nag jobba na tumma vita oit asten kalke jastu it makin kapchuk maka honkula thoi oina sanin tva gud ba vita ola namra chuko sara makat vajo esakato parano lanch inan shake kat. Kahit di natin nakikita yung ibang entity o mga spirito man naligaw, kailangan talaga magbigay galang tayo, makiraan tayo kung kinakailangan at ipagdasal natin yung mga kaluluwa nila. Hindi ko talaga in-expect yun, pero hindi ko alam, basta hindi ko mapaliwanag dahil hanggang ngayon hihingal pa rin ako. Hindi ko in-expect na ano, na ganun yung may experience ko doon. Sinubukan ko lang siyang akyatin kasi nga gusto ko masilip ko na yung nasa loob, pero nung silipin ko na siya, iba yung ano eh, iba yung galaw niya eh. Iba yung galaw sa loob eh. Hindi siya normal na daan lang ng anino eh. Iba siya. Marami talagang mga bagay sa mundo na mahirap ipaliwanag. Ang daming rebulto dito. Kaya't dapat maging bukas ang ating puso para makita ang hindi natin nakikita. Ano kaya? Biglang gumalaw to. Siguro napatakbo siguro ako. Pagkatinignan mo siya, parang totoo oh. Grabe, nakakakilabot. Madalas ay hindi natin maipaliwanag kung ano ang mga nasa paligid. Tinitingnan ko yung lake. Sinusubukan ko kung makikita ko ng mga isda o kaya yung sinasabi nila na mapakabihira lang na makita na water snake. Tapos pagpunta ko dito, yun yung makikita ko. Kita nyo naman. Sino hindi matatakot? Kaya't huwag nating kalimutan na sa ibabaw ng mundo, tayo ay mga bisita lang at pawang mga estranghero. Hindi ko namalayan na pasado ng alas 12 at ang gabing to ang nagpatunay na hindi malas ang Friday the 13th basta't lagi mo lamang siyang kasama. I'm trying to reach 100,000 subscribers at sana napasubscribe kita. Ich gehe jetzt zu der Kuchenmutter zum Hüch. Telefon war sie voll. Und ich mache da Akustik mal. Im Strom. Was ist denn noch ab? Wollen wir was ist denn noch zusammen? Hüch. Warte, ich gehe jetzt auch kurz mit dem Magnesium. Na, tschüttetuk. Kinap tayo gusto mo lang. Ast.
खिचड़ी पसे कटुन मकिया नक स्टान या अनन तुम हो टेलीफोन नंबर से फुल ट्रांस मैं कनियर नाम कुलिस सटी टोक या संतम सट अमोट फिल्म स्नक यो बन फोको मुश्मार कवेट में मुंका शायकाट ये छो मगनिस्टम मुर कोर स्ट्रीम अच्छाटो स हलोवीन इश रेक्सियो भी तो यहाट अमी आर्किमंट अच्छोटो नार असे संपन टेक्नो टेक्नोमंट की Choj Tarkusen Kokovaks Vitahoba. I mean, I'm from Kola Sesh, me. Just talk.